Hello mga kapangyarihan. Eh, ayun namin yung CR. Pagpunta kami dito sa kapitbahay. Andito sa Mario, may nanonood ng ginagatas sa nakalabaw. Ayan o, mga baka. Ay, sila Mariam eh. Small they will put, okay? Ito, ba, this ka, ano papa? Finish this one. They will start this one now. Karabaw? This karabaw, papa. This karabaw, this one is cow, the white one. White one is cow. I'm a git. They will come there. Usman, hello. Papa, hello. Ayan, bahay namin, ayan. Ayan, bahay namin. Wow! Ah. Ma? Have got that? No. Me. Dahil kalabaw. Mariam! Tingnan mo ako, anak. Magpapadeding ako. Ay, magkukakang gato. One hand. Pag siya parang ang dali-dali lang eh. Ang dami na. Ito na talaga yung lane eh. Oh, dami na. Ayaw ko. Ako natatakot ako. Tumitingin sa akin yung kalabaw eh. Baka sipain ako eh. Yung ano na yun, naggagatas. Yung may-ari. Ay, yung isang ano, yung tatay niya. Ito. Itong kasama-kasama nila Usman. Kaibigan ni asawa ko yan. Yan na. Sit. Eh, tumitingin sa akin kalabaw eh. Okay. Go, up. Sola. Ayun, move. Go there, up. Mainit pa ka no? Ay! Sarap pa pa! Ayan mga kapanay, nakauwi na kami. Umuwi na kami. At ay, padilim na eh. Si Usman, sabi sa akin, Mama, why you drink that? This baho! Ano papa niya, no Usman, this not baho. No, this baho! Tapos si Mariam, Mama, why you drink pee? Bakit ba umin mo ko na ihi? Kaya dang bata. Sabi ko, hindi. Ihi yun, milk yun. Masarap pala yung gano'n, ano, yung direkta, ano, mainit-init pa. Yung gatas. Ano, malapit lang dito yung may-ari niya sa kakakabi. Tawa ko ng tawa kay Usman. Bakit daw mabaho daw yung lalo na si Mariam, uminom daw ako ng ihi. At umiin mo ko ng ihi. Mariam! Ano? Tea, not milk. No, this is milk. You didn't see? It's what? Milk. It's what? Milk. You Mama, didn't see? Small. It's milk. It's small. My lips is small? How come my lips is small? It's small. It's my teeth small. Ah, your teeth is small. Oh. Ayan na.
Oo, talaga. Kalabaw. Ngayon ako naka-ano nung kalabaw na nagpapa-ano yung nagagatas. Kahit sa Pinas, di pa ako naka-ano. Dati, ano, bumibili kami. Ano, sa Pinas yung naka-ano, nakabote. Pero hindi ako nakakita na mismong ginagatasan yung kalabaw. Ngayon lang. Dito pa sa Pakistan. Dito ko pa rin naranasan yung direkta sa bibig mo. Gatas ng kalabaw. Lalo na tinitingnan pa naman ako ng kalabaw. Siguro eh, ano to ya? Ibang, iba itsura nito ya. Ingay, sabi pa siguro. Buti ka mabait yung mga mamayari. Tapos tinatanong sa ako. Tapos sinabi pa ng asawa ko na ipopost ko sa YouTube. Ayan. Nandang akong TV, sabi ko, asa si Losman? Ando sa labas, sabi niya. Ano, gusto mo ba? Sabi niya, halika na, ano, tingnan mo yung mga kalabaw na dumedede, sabi niya. Ay, ginagatasan, sabi niya. Tapos, eh, sige-sige ka ako, ganado naman, tatakbo na ako. Alam niyo naman ako, sabi ko, sige-sige ka ako, ibibidyo ko. Tapos, ay, ano re, ano, sabi, sa ano nga dito, sabi na sa akong, ano, masarap dito maniran. Okay naman dito. Lalo na, mababait naman sila sa akin. Kahit nandito ako, alam mo, yung bagang, alam pa kayo, alam nga, dahil nga ganun nga sinabi na, huwag akong pakialaman kahit na ako yung isang linggo hindi lumabas ng kwarto. Hayaan lang ako. Saka sabi ko nga sa asawa ko, diba, kaya sa akin nakausap ako ng asawa ko ng Sultana, sabi ko, huwag mo ko kausapin ng ganyan, sabi ko, ayokong matuto talaga, sabi ko, hayaan mo na ako, huwag matuto. Kunti-kunti lang, sabi niya sa akin, kunti-kunti lang. Kunti lang, sabi niya. Ayun. Ang kinakatakot ko lang dito pala sa bahay namin, ano, may hagdan di ba paakit sa rooftop. Natatakot ako sila, Usman, umaakyat. Saka si Marian. Sabi ko sa kanya, ilock mo yung pinto doon nang hindi na sila umakyat doon. Kaya ayan, nagpapabilay ko ng padlock. At mahirap na. Ang kukulit pa naman. Ayun, ala na naman sila. Iniwan na naman nila ako. Ayan, gusto ko nga yun eh. Kahit saan naman ako mapunta, basta mahalaga pagka yung mga bata, okay. Enjoy naman sila dito, eh, okay na. Ang inaano ko nga lang nung una, dahil lagi nakasuksok sa akin, malulungkot, umiiyak. Balik na daw dun sa may Dubai, sabi. Eh, ngayon hindi na. Okay na. Kaya kahit bumalik na rin asawa ko, okay na yun. Ayun, okay naman. Sa mga nag-aalala sa akin dito, eh, masarap na masarap po ang aking buhay dito. Laging nanonood, nakahilata. Nagluluto kung kailan ko gusto magluto, kakain. Ayun. Wow! Yun nga lang, ano, hindi ako basta-basta pwede lumabas ng bahay. Pero okay lang, pag may gusto naman ako, magsabi lang. Saka, ano naman eh, kada tatlong buwan, uuwi yung asawa ko. O kada tatlong buwan, o pwede ko laging hatakin yung asawa ko sa labas. Kagabi, oh. Sabi ko, tara, bili tayo ng lechon manok. Nakita ko lechon manok dun. Kaya saka bumili na tayo ng lagayan ng madaming damit, sabi ko. Kasi ayun, kaya kami nalarga. Sobrang lamig dito. Grabe. Kaya ito, lagi ko suot. Ang lamig eh. Ayun, doble-doble suot ko, tatlo-tatlo. Lagi ako na medyas, din akong tatanggal ng medyas. Ayan ha. Yan na lang muna ang aking... Ay, kwento ko pala sa inyo yung naglilinis sa amin, ano? Ano, bata pa pala siya. Ano, akala ko mga 40 plus na. Sabi ko sa asawa ko, akala ko 40 plus na siya, matured yung mukha. Tapos, lagi na kasama yung anak niya. Tapos, ayun, lagi ko binibigyan. Parang laging gutom eh. Kakaawa. Kanina, pinicture ako pa niya. Nakakaawa yung bata talaga. Ano? Ano pala anak niya? Dami na apat. Mas natanda pa ako sa kanya, apat na anak niya. Kakaawa. Sabi ng asawa ko, ano siya eh, ano yan, may dalawang pinapasukan na bahay. Iniwan niya, sabi niya, pangatlo kami eh, dahil pumunta rito, di ba? 9 to 1 pala siya dito, 9 to 1. Bali, apat na oras ba? Ano, ngayon, dito na lang siya pumapasok sa amin. Hindi na siya, iniwan niya na yung dalawang bahay. Kasi dito, di ba binibigyan ko lagi ng pagkain saka ng nanay niya. Pag uuwi, lagi may dala na pagkain nila. Siguro, eka, ano, nakakaano na sila, tipid na. May pagkain na sila, hindi na sila, ano-ano. Dito daw kasi, ano, nakakain sila. Sa iba daw kasing bahay na nililinisan. Maglinis lang, o pagkatapos alis na. Ala, hindi sila binibigyan kahit ano, tubig lang, ganyan.
Kaya natutuwa siya dito, dito na lang daw siya. Hindi na siya pumapasok sa iba. Kaya ayun. Laging parang gutom yung bata, kawawa. Kawawa nga, inaawa ako. Kaya pag nakikita ko, umiiyak pa eh. Pagka may nakikita, umiiyak. Tapos ano, binibitas kahit gatas. Ano inak, basta nakita ko nung nanay. Sabi niya, tinuturo yung bata, iinom daw ng gatas. Sige ka. Eh, ako hindi man ako umiinom ng gatas. Sila lang, kailangan lagi may bisita, panay chay chay chay. Buti nga, hindi mo ako nagtatagal na yun. Paano si Adil? Alam nila si Adil, ano? Sinasabi ako si Adil ka, ayoko akong bisita ilang araw dito, di ba? Mana pa yung pamilya niya mismo talaga. Mga kapatid, okay lang mag-stay kahit one week, ano. Lalo na kung ransom, ano lang, hindi man lagi dito. Dahil medyo malayo din mga kapatid niyang babae na kapangasaway. Medyo malayo dito, kaya yun. Laging, ano, ubos ang gatas. Fresh milk. Tapos si, ano pala, asawa ko, ano, sandali lang, ano. Tapos, ayan pala yung asawa ko. Kasi dito, uso, mga bata, fresh milk ang dinedede, hindi formula. Sabi sa akin ni Adil. Sabi sa akin ni Adil. Siguro sinasabi ng nanay niya, i-fresh milk na yung mga anak ko. Dahil, ano, mahal yung formula dito, yung fresh milk. Mura-mura, gatas dito, yun ang maganda dito. Mura ang fresh milk dito. Sabi niya sa akin, eh, ano na natin, fresh milk. O sige, sabi ko, pwede naman ka ako i-fresh milk eh. Basta si Usman, magiging kasing laki lang ng pamangkin mong maliit. Tignan mo nga kaki mga pamangkin mo, aliliit. Diba ka ako, hindi na lumaki, ano. Yung 7 taong kasi, kasing laki lang ni Usman. O, kasi ka ako, fresh milk na agad ang dinedi nila. Kaya ka ako ganyan, maliliit ka ako. Sige, sabi niya, wag na lang i-fresh milk. Pero si Usman, ano, datawati na yun, 5 taon na yun, pwede di pa sa buti. Pero pag ano lang naman, madalang na yung araw pag matutulog na. Hinahayaan ko naman eh. Ano, ngayon lang lumaki kasi yan, nung hanggang 4 taon yata maliit yan. Lalo na nung pinanganak, akala mo butiki lang. Kaya nga, tuwan-tuwa yung mga taga sa amin eh. Malaki na daw si Usman eh. Kaya mga anak pa, ano, mga laking kapitbahayan. Akala nga nila, hindi ako mama nila dati. Akala nila yung kapitbahay namin na laging ano sa kanila, nag-aalaga ang nanay nila. Kahit umuulan, bit-bit yung mga anak ko. Pagka, di ba bata, ano, ganun. Iyak na iyak, gusto gumala. O, nakapayag sila, gumagala sila. Ay, kaya masarap buhay sa Pinas eh. Kaya doon ako lagi nangana. Kasi nga, ano, maraming katulong doon. Maraming tumutulong sa akin. Mga kapitbahay, itapong ko muna din. O, sila nag-iiwi. O, tapong ko muna sa kabila naman, o. Oh, tas andi nanay ko, tatay ko, oh, nag-iibig. Kaya ayun, sarap-sarap buhay. Ewan ko lang dito. Dito kasi iba sila sa bata, kaya sabi nila, kaya parang ayoko dito. Di ba malilit pa lang bata, may ginuguhit-guhit ang pang ganyan. Iba pa rin sa Pinas. Pero tingnan natin sa susunod na aking pagbubuntis, kung saan ako mga anak. Pero kung tatanungin ako, mas gusto ko pa rin talaga sa Pinas. Kaso paano na may mga anak ko andito, di ba, dalawa? Tingnan natin. Baka hindi na rin. Parang ayoko na. Nadala ako sa binat. Nabinat ako yung Mario. Ayun na nga, anak ko. Hindi na ako huminto na naman. Dahil-dahil ko na naman sinasabi. O sige ha, hanggang dito na lang. Update ko kayo lagi. Lagi na lang tayong ganito magkwentuhan. At ala naman tayong papasyalan dito. O sige, hanggang dito lang. Maraming salamat. Huwag niyo palang kalimutan na mag-subscribe ha. Kung hindi ka pa nakasubscribe. At i-hit mo na rin yung notification bell ha. Maraming salamat, babush!